bawal ang mga unethical way. Ano ba yung mga unethical way, MJ, mga harassment? For example, tumawag sa'yo in an inconvenient time, during inconvenient time, 10 o'clock ng umaga o ng gabi. 10 o'clock ng gabi hanggang 6 o'clock ng umaga. Tawag ng tawag sa'yo, maningi lang pala ng utang. Bawal yon. SMNI, totoong boses ng bayan. Kuya Mark, kung ako isang kreditor, pwede ko bang pwersahin yung umutang sa akin na magbayad ka na? Yes, pwede. Pwede mo pwersahin ang umutang sa'yo na magbayad na. But in a nice way, in a legitimate way. Ano ba yung tinatawag nice way and legitimate way? Number one, pwede ka mag-file ng collection of sum of money. Kung 1 million below, pwede small claim. Basta mag-file ka ng collection of sum of money. Kung may cheque na in-issue, pwede ka mag-file ng criminal case for violation of BP 22 or bouncing check law. Yun ang nice way or legitimate way. Bawal ang mga unethical way. Ano ba yung mga unethical way, MJ, mga harassment? For example, tumawag sa'yo in an inconvenient time, during inconvenient time, 10 o'clock ng umaga o ng gabi. 10 o'clock ng gabi hanggang 6 o'clock ng umaga. Tawag ng tawag sa'yo, maningi lang pala ng utang. Bawal yon. Kasi panahon na magpahinga yung sa tao, tapos hinaharas mo, dinisturbo mo, bawal ang mangolekta during inconvenient hour. Meaning 10 o'clock ng umaga, 10 o'clock ng gabi hanggang 6 o'clock ng umaga. Bawal din mag-employ ng pananakot. Yung mga threat, bawal din yan. May iba naman dyan ang ginagawa, misrepresenting himself as a lawyer or as a police officer para mangolekta. Pumunta doon, kunwari pulisya, mangolekta ng utang. Bawal yan if you are misrepresenting yourself as a police officer or as a lawyer para lang makakolekta ng utang. Bawal din as ang creditor. Yung creditor, bawal tumawag sa mga kaibigan ng debtor, mga kapamilya, kapitbahay, co-workers, para lang mapahiya, para ipahiya yung isang tao. Bawal yan. That is unethical and that is pwede ka maging liable ng damages on the ground na tinawagan mo yung kaibigan, tinawagan mo ang kamag-anak, tinawagan mo ang kapitbahay, kahit sino lang tinawagan mo, i-text mo, and in the purpose mo talaga is pahiyain ang isang debtor, bawal yan. And lastly, worst na ginagawa ng iba, may pananakot. Tatawagan daw nila ang amo ni debtor. Nasabihin daw sa amo na yung utang i-deduct sa sweldo. Sa sweldo ng debtor na yan. That is unethical. So you can be liable for damages. Alright, Frises Murillo, may tanong. May kaibigan po akong nangutang sa isang lending company at nag-request po siya sa akin na maging guarantor. Kaya pumayag ako dahil may tiwala ako sa kanya. Nako. Ang ginamit po ng lending ay nag-issue po sila ng post-dated checks sa kaibigan ko bilang mode of payment. Nagdaan ng isang taon, may hindi nabayaran ang kaibigan ko at nagpadala ng demand letter ang kumpanya sa aming mga nag-guarantor sa kanya. Kaya nagulat ako at kinausap ko siya at nabayaran yung utang. Kung sakaling Kuya Mark, hindi nabayaran ng kaibigan ko iyon, ako bang magbabayad ng utang o makakasuhan rin po ba ang guarantor? Anong purpose ng guarantor? Ibig sabihin ng guarantor, you can also be liable for sa utang na yan. But you can only be liable kung hindi na makita iyon o hindi na kaya magbayad si principal na may obligation. Ang principal na may obligation, siya dapat ang magbayad, principal debtor. Pero kung hindi kaya magbayad ni principal debtor, ang guarantor ang magbabayad. Yun yan. So ibig sabihin, pwede ka maging liable. That's why huwag kang magpa-guarantor. Guarantor dyan, kung tingin mo, yung kaibigan mo, hindi kaya magbayad. Don't forget, kailangan natin pag-isipan, if magpa-utang tayo or maging guarantor tayo ng isang obligation, tingnan natin ang kaibigan natin kung may capacity to pay ba. Kung walang capacity to pay, huwag kang mag-guarantor. Kasi bakit? Kung hindi makabayad yan, ikaw talaga ang pwedeng singilin ng bangko, ng lending company as a guarantor. Naku, kung alanganin ka, huwag ka nalang mag-guarantor. Huwag ka mag-guarantor. Yung iba dyan, naging co-maker, nakapirma pa ng mga loan contracts na wala namang natanggap. Kahit dahil pakisama daw, pakisama sa kaibigan. Don't forget, pwede naman makisama. But ang problema dyan, yung mga pakisama na yan,
tingnan mo muna yung kaibigan mo kung may capacity to pay ba. May kakayahan bang magbayad after ilang taon o ilang buwan. Otherwise, huwag mong gawin yan. Kasi bakit? Pwedeng ikaw ang inimanda, ikaw yung singilin ng banko or lending company. Worst, wala ka namang natanggap kahit piso, tapos ikaw magbayad ng utang. So, sasakit lang ang ulo mo. So, ang suggestion ko, pwede makisama, huwag lang pabaya. Kasi in the first place, tingnan mo muna ang kaibigan mo kung may capacity to pay back. Mm. Paano yung depensa ko yung Mark ng mga garanto? Dahil maraming kababayan, may kapitbahay nga kami, na siya yung sinisingil sa malaking utang dahil siya nga ang nag-garantor sa kaibigan niya rin, kapitbahay namin. Paano depensa po ng mga garanto? Ang depensa niya, sabihin niya na he can only be liable kung parang insolvent na talaga si principal debtor. So bago siya maging liable, si guarantor, kailangan mo nang may proof na yung principal debtor wala na talagang kakayahan na magbayad. So yun yan. So pag may kakayahan naman magbayad, so or nakita naman na nandyan lang nakatera dyan, kolektahin muna ng creditor si principal debtor. Kung hindi na talaga magbayad or insolvent na, bankrupt na, doon pa lang si guarantor pwede magbayad. Alright, sa mga guarantor dyan, ha, yung pong sagot sa inyong katanungan, mga kababayan. Kung idemanda ko ang nagutang sa akin, nun dapat patunayan ko sa korte, Kuya Mark? Kung idemanda, very clear, ang mga papatunayan, number one, existence of a transaction, creating an obligation. Kailangan may transaction kayo. Hindi naman pwede sabihin mo, si Pedro may utang sa akin. Anong proof mo? Kailangan muna i-prove mo sa court na may transaction kayo. Ang transaction na yan will create an obligation. Pangalawa, amount of money involved. Magkano ba ang transaction na yan na pinag-uusapan? Magkano ba ang obligasyon ni debtor? Number three, yung kwarta na yan must be due and demandable already. Must be due and demandable. Pang-apat, kailangan si creditor will make a demand to pay. Kailangan may demand to pay given by the creditor addressed to the debtor. And lastly, kailangan, kung may mga interest man yan, kailangan naka-specified in writing ang interest, kung magkano ang rate ng interest. Otherwise, hindi, walang obligation si debtor magbayad ng interest kung hindi in writing ang stipulation with respect to the payment of interest. Alright, Kuya Mark. Bago tayo mag-break, meron lang akong tanong, Kuya Mark, out of curiosity. Yes. Saan ba magandang mangutang? Sa lending company o sa banko? Mas preferred ang banko. Mm. Bakit? Mas mababa ang penalty, mas mababa ang interest ng banko. But ang problema lang sa banko, mas matagal ma-approve yung loan. Unlike sa mga lending company, mas mataas ang interest, but mas mabilis ang approval. Maybe 1 week approve na, 2 weeks, or even maximum na yung 1 month, ma-approve na yung loan mo sa mga lending company. Sa mga banko kasi, sigurista ang banko. Mm. So, umabot yan ng 3 buwan, 6 buwan, yung iba dyan, 1 taon, bago ma-approve yung loan mo. So, minsan, may mga friendly banks, umabot lang ng 1 buwan, 2 linggo, may mga ganun. But very, napakasigurista ang mga banko. Ang daming mga requirement na ibibigay bago i-approve ang loan mo. But kung na-approve ang loan mo, mas preferred ang banko kasi number one, ang banko is regulated, lalo na yung mga interest. And second, ang interest mas mababa compared sa mga lending companies. Mga ilang percent, Kuya Mark, ang difference ng banko at lending company? So, bang laki. For example, ang banko, housing loan. Mm. Housing loan, nasa mga 6% per year. Per annum? O, per annum. So, it means nasa mga 0.5% per month lang yan. Mm. Up to 10% per annum. But pag mga lending companies, umabot yan ng 3 to 5% per month. Naku! Sobrang laki. Kung ganun yan. Nakakalula pala, ano? Nakalula. So, tingin mo 3% lang, sobrang liit yan. But kung i-compute mo 3% times 12, that is 36%. Per year? Per year, hindi pa kasama doon ang penalty, hindi pa kasama doon ang other charges kung hindi ka makabayad.